Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kababayan. Ngayon na alas 8 po ng umaga dito sa London. I'm on a hotel trip at bagamat magkaganoon ay tayo po ay patuloy na nag-update mga nangyayari sa atin at sa mga bilin ng national government, no? At nais po namin na bigyan kayo ng update with regard to the recent statement about 2 hours ago by DOH, no? Dahil sa marami mga magulang, mga bata na nagtatanong about the cancellation of classes dahil sa sitwasyon natin tungkol sa coronavirus. But 2 hours ago, we were guided that ibinibigay na sa ating mga lokal na pamahalaan ang diskresyon na magkansela ng klase. Yun po yung hinihintay natin na abiso galing sa kanila. With that, mga kababayan, mga magulang, nais kong sorry po, may konting technical difficulties lang. Nais ko pong ibalita sa inyo. No? Base sa sinabi ng DOH, ang inyo po ay nagdideklara na ng walang pasok simula March 15, March 9 to up to March 15. Isang linggo po tayo na pasok muna sa buong Maynila, private and public. Ulitin ko po, no? Maghanda at maiwas natin ang ating kababayan na base na rin sa direct guidelines ng DOH. Ang inyong ko dahil nagdideklara ng wala na pong pasok na sa buong linggo. Itong buong linggo nito. March 9 to March 15. Dahil po dyan, lahat po yan, ano? Private and public. Ngayon, inaasahan ko rin ang ating mga administrator ng eskwelahan na kung po pwede ay vacation ang kayo po ay mag-disinfect ng inyong mga eskwelahan. Let's take this opportunity to clean our environment within our respective institution. Ganon din po sa amin, sa mga eskwelahan na pinatatakbo ng lokal na pamahalang lungsod ng Maynila. So, wala na po muna tayong pasok. Ito po ay patungkol lamang sa eskwelahan. Lililinaw po natin na March 9 up to March 15. That's one. Two, hinihikayat ko rin na ang mga school administrator, if as much as possible, if possible, go on online education. Huwag naman nung masayang yung mga araw na napahinga yung ating mga mag-aaral. At gayon din ang mga bata na kayo ay gawin nyo na yung mga mga kailangan nyo sa eskwelahan, paghanda, at patuloy kayong mag-communicate and to continue to study. Update yourselves also, to your academic responsibilities. Okay, sa ating mga taga-Maynila naman, no? Mga kababayan, nais po namin na ibigay ang kaalamang ito sa inyo. Sa Maynila, meron po tayong 14 na persons under monitoring.
totoo po na napabalita at sinabi ng ahensya ng national government na may 32 cases ng under investigation. Ibig sabihin, sila po ay mga nasa institusyon na. No? Pero sa Maynila po, gusto natin ipaalam sa inyo, mga kababayan natin sa Maynila, na tayo ay mayroong 14 persons under monitoring. O sila po ay tinitingnan, binabantayan sa kani-kanilang barangay dito sa Luzon. Pero tayo naman po ay may zero na persons under investigation sa loob ng Maynila. So, just for your information, mga kababayan. Pangatlo, kung mula po ninyo a few nights ago, tayo po ay inilunsad na natin yung ating Manila Center for Infectious Diseases Control. Yung buo pong 10th floor ng Santa Ana Hospital ay inilaan natin para sa mga ganitong sitwasyon. A few weeks ago, we started renovating and making it fit for this type of situation. This facility will be an augmentation to the needs of the national government if kung kakailanganin. At bilang taga-Maynila, meron din tayong sariling center. No? Kaya po kung kayo may mga nababalitaan, ipagbigay alam nyo lamang sa ating mga health centers. At tayo naman ay patuloy na nakikipagtulungan sa DOH. So sa may Santa Ana po, meron po tayong pasilidad. And as we speak, it's being inspected by Department of Health officials, yung ating pong pasilidad. Yan po ay may konting kakayanan na tugunan itong hamong kinakain nating lahat sa ating bansa. Mga kababayan, po tayo masyadong mag-aalala. No? Kailangan natin na ngayon ay talagang pumanatag tayo, isa tayo. At ako'y nananawagan sa inyo na kung tayo ay mag-share ng mga impormasyon, ay gamitin lang natin ang mga impormasyong ipinagkaloob sa atin ng mga ahensya ng gobyerno. Sa government, DOH, yan lang po ng mga data. Yung sa lokal naman, sa amin pong mga mayor, katulad po nito, itong ginagawa natin. And as we speak also, the Manila City Council, kasi ngayon po, inadapt na rin po yung State of Public Health Emergency na diniklara ni President Duterte para na sa ganoon na we sync with the national government's effort to address the situation. So, yun lamang po, no, mga kababayan, para po doon sa mga may agam-agam sa sitwasyon. Alam ko po kayo'y nababahala sa mga magulang na nanonood, mga bata na nanonood din. Kayo'y nag-aalala. Pumanatag kayo sa maliit na anan, ang inyong pamalang lungsod ay may ginagawang paghahanda rin sa maliit naming kaparaanan tungkol sa coronavirus problem ng ating bansa. So, ulitin po natin. Wala na pong paso sa loob ng isang linggo sa siyudad ng Maynila. Tinatawagan ko ang lahat ng mga presidente, principal ng public and state, all levels. Muna tayo. Pero sa mga mag-aaral, don't take this situation lightly in such a way dahil walang pasok ay gagala tayo. Ako po nananawagan din sa inyo. Limitahan nyo muna yung mga social interaction niyo
no? Sa beer lang naman eh, importante stay home, stay with your family, be vigilant, observant, and practice personal hygiene. At ito naman, may kanikaya naman kaming responsibilidad, pero kayo bilang mamamayan, meron din kayong responsibilidad sa inyong sarili at sa ating mga kababayan, kapitbahay o sa ating bayan. So, sa mga bata, wala mo na masyadong gala. Mag-aral na lang muna kayo. Kayo kayo. Kasi sayang naman. Sayang yung pagkakataon na kayo'y nag-aaral. So far, yun naman po. Ulitin natin. Wala po tayong POI sa Maynila. O, person under investigation. Meron tayong 14 na person under monitoring. Ibig sabihin, sa Metro Manila, may 32 po na persons under investigation. Pero sa atin, as a city, wala po akong na-i-report sa akin sa Manila Health Department. Pero, kami po, sa maliit nating kaparaanan, araw-araw na ginawa ng Diyos, ay hinihikayat natin ang ating Manila Health Department at ating mga health center na patuloy na makipag-ugnayan sa mga barangay. Ngayon naman, sa mga barangay officials, kayo ay nabigyan na rin namin ng mga gamit a few weeks ago to address such situation. At kayo rin naman ay naimpormahan. I hope hinihikayat ko rin ang mga ating mga barangay official na patuloy pag-ugnayan sa inyong city government. No? Let's do this. Let's do this together. At, wala naman dapat masyadong ipangamba. No? So, muli, mga kababayan, abangan nyo lamang yung mga susunod pa na announcement. For the meantime, ako po ay nandito ngayon for a few days to do some research, things to learn for the betterment and the people of Manila. So, magandang umaga po sa inyo dito sa London. Magandang hapon sa inyo dyan. I think sa inyo nasa alas 3 na ng hapon o alas 4 ng hapon. At tabayanin nyo po ulit yung mga susunod na abiso ng inyong pamalang. So, mga kababayan, bago tayo natataranta, alam ko po may pangamba kayo. Basta gagampanan namin ang aming tungkulin in our own little way. And we will do our best to keep you safe and iawan Diyos, makaraos tayo. Magdasal-dasal din tayo at sana nga ay malagpasan natin to ng ating syudad, ng ating bansa at ng mundo. Gandang araw po at pagpalain nawa kayo ng pong may kapat. Manila, God first.